Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ang Cheque Glenda, bukod pang para sa vitamins at mga gamit ng bata, wika ni Doña Ariela sa kasambahay nila. Pirmahan mo ang kasunduang ito, nakasaad dito na pagkasilang mo sa bata ay kami na magmamayari sa kanya, sabad naman ni Don Ignacio. Napakagat ng labi ang babae, pero senyor, parang... Oh, ngayon ka pa ba aatras? May ako na sa iyong responsibilidad. Magkakaroon ng magandang kinabukasan ang anak mo, sad pa ng matandang amo. Dabuntis ng isang lalaki si Glenda, pero umalis ito at naiwan sa sinapupunan niya ang produkto ng kanyang karupukan. Sa hirap ng buhay ay hindi niya kayang buhayin ang sanggol, siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya sa probinsya. Hindi pa nga alam ng mga ito ang nangyari sa kanya na pagdesisyonan ng amo niya na bilhin ang kanyang anak. Binigyan siya ng malaking halaga at pinapirma sa isang kasunduan na wala na siyang magiging karapatan sa bata kapag naisilang na ang sanggol. Pero parang hindi niya kaya dahil nananaig pa rin sa damdamin niya ang pusong ina. Nagdadalawang isip ka pa ba? Ang kalagayan ng iyong anak ang isipin mo. Higit pa sa pagmamahal ng ama at ina ang maibibigay namin sa kanya. E ikaw, wika pa ng among lalaki. Napaiyak na lang si Glenda. Naisip niya, nakasalanan ba ang maghangad ng kabutihan para sa anak? Diyos ko, patawarin mo ko anak ko. Bulong niya sa isip. Bumuntong hininga muna ang babae bago muling nagsalita. Pipirmahan ko na po, aniya. Para sa iyo to anak, batid ng Diyos kung gaano ito kasakit para sa akin. Sambit pa niya. Hindi ka magsisisi Glenda, mamahalin namin ang iyong anak. Sabi ni Doña Ariela. Mula ngayon ay hindi ka muna magtatrabaho bilang kasambahay. Puro kain at pahinga lamang ang gagawin mo, para na rin sa kalusugan ng sanggol. Sad pa ni Don Ignacio. Sa una sa isip ni Glenda ay tama ang naging desisyon niya. Pero habang tumatagal at lumalaki ang kanyang tiyan, ay gusto niyang magsisi sa kanyang ginawa. Ayokong mawala ka sa akin anak ko. Babawiin ko ang kasunduan sa aking mga amo. Hindi ko pala kaya na mawalay ka sa akin anak. Lumuluha niyang sambit sa isip. Isang araw ay muli niyang kinausap ang among babae. Ano? Binabawi mo na ang kasunduan natin? Hindi pwede. Ngayon pang malapit ka ng magsilang, maring sabi ni Doña Ariela. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Ayoko pong kamuhian ng aking anak balang araw. Pagsisilbihan ko po kayo hanggang sa makabayad ako sa lahat ng kabutihang nagawa niyo sa akin, sagot niya. Pero matigas ang puso ng matandang babae. Hindi, ang kasunduan ay kasunduan Glenda. Pirmado mo na ang mga papeles at hindi na maaari ang gusto mo, singhal nito. Muling napaiyak si Glenda. May mga magulang din siguro kayo na inyong minahal. Gusto ko rin pong matikman yun. Ang anak ko na lang, ang lakas at pag-asa ko sa buhay. Pagsusumamo niya sa kalumuhod sa harap ng Donya. Subalit kahit magmakaawa siya ay hindi pinagbigyan ni Doña Ariela ang kanyang kahilingan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng araw na yon sa sobrang sama ng loob. Ilang buwan na lang ang nalalabi at manganganak na siya malapit nang mawala ang karapatan niya sa kanyang anak. At sumapit na nga ang araw ng kanyang pagsilang at yun din ang araw ng kasunduan nila ng mga amo. It's a girl, sabi ng doktor. Laking tuwa ni Glenda nang makitang sanggol. Anak ko! Ha? There's one more. Kambal po ang bata. Sad pa ng doktor. Wow! It's a girl once again. Salamat po, Diyos ko! Sambit ni Glenda. Tuwang-tuwa rin ang mag-asawang Don Ignacio at Don Ariela nang makita ang dalawang sanggol. Kitang-kita nila ang kasiyahan ni Glenda nang kargahin na nito ang mga anak na pagtanto nila na baliwalain na lamang ang kanilang kasunduan. Marahil Diyos na ang nagtakda ng lahat, Glenda. Ayaw niyang magkalayo kayong mag-ina at higit namang kasalanan kung ang mga bata ang paghihiwalay natin. Wika
na ang among babae. Kaya napagdesisyon na namin na baliwalain na ang kasunduan natin. Pero sana, bigyan mo kami ng karapatan sa mga bata. Sabad ni Don Ignacio. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ng babae. Pauuwi na namin ang aming anak na si Victor mula sa Amerika. Ipapakasal namin kayo sa lalong madaling panahon. Hindi na kami tutol sa inyong pagmamahalan. Wika ni Doña Ariela. Gusto naming makasama ang aming mga apo. Ang gaganda nila. Patawarin mo sana kami, Glenda, kung pinaghiwalay namin kayo ni Victor. Sad pa ng among lalaki. Ang ama pala ng mga anak ni Glenda ay ang nag-iisang anak na mag-asawa na si Victor. Nagkaibigan ang kasambahay at ang amo na mahigpit na tinutulan ng dalawang matanda dahil hindi nila tanggap na magkaroon ng manugang na hindi nila kauri ang estado. Kaya pinaglayo ang magkasintahan, pinapunta ang lalaki sa Amerika para hindi na magkita pa ang dalawa. Nang malamang nagdadalang tao si Glenda ay napagkasunduan ng mag-asawa na kunin ang kanilang mga apo pagkapanganak ni Glenda. Pero ibang nangyari, naliwanagan ng mag-asawa at ngayon nga ay payag na sila sa pagmamahalan ng kanilang anak at ng kasambahay. Marami pong salamat, senyor, senyora, masayang sabi ni Glenda sa kanyang mga amo. Umiling ang mag-asawa. Mula ngayon ay mama at papa nang itatawag mo sa amin, iya. Hindi mo na kami mga amo. Mga biyanan mo na kami, nakangiting sabi ni Don Ignacio. Mula noon ay naging maligaya na ang kanilang pamilya. Ikinasal si Glenda at Victor at di nagtagal ay nagdadalang tao na naman ang babae at nakatakdang magsilang ng sanggol na lalaki. Laking galak ng mag-asawang Doña Ariela at Don Ignacio dahil tatlo na ang apo nila.